At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Cora Burara, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Burara si Cora, at lahat ng kanyang gamit ay di niya alam kung saan niya itinatago. Isang araw, nawala ang kanyang bulaklak na brother at pinagalitan siya ng teacher. Siya'y nagtataka sa mga gamit niya na nawawala. Isang gabi, nang lumabas si Daga para kunin ang iba pang gamit ni Cora, ay nahulog ang gunti. At doon nagising si Cora at nakita niya ang Daga. Natakot siya. Nagdarinig niya na nakakapagsalita ang Daga. Binalaan siya ng lola niya na huwag lalabas ng bahay nila dahil delikado. Pero nagpumilit pa rin siya ulit na lumabas ng kanilang lungga. At doon naglagay ng trap si Cora para mahuli ang Daga. At nahuli nga si Bunga na Daga. At si Cora naman, ang tangka na niyang kunin si Bunga, ay doon din nadikit sa dalawang paa niya ang trap. Hanggang makawala si Bunga. At sinabi niya, nagaganti siya kay Cora. Ah. Naniniwala ka ba na kinukuha ng dagang gamit niya? Kasi kami, di kami nawawalan. Kasi alam namin magligpit ng sarili naming gamit. Hindi kagaya mo na kahit saan-saan lang ang mga gamit mo, kung saan-saan mo inilalagay, ang pinagbibintangan mo ay ang daga. Pinapahalagaan namin ang mga gamit namin. Eh ikaw, ganun din ka ba? Pero, Mami... Ay, naku, Cora. Kung ano-ano ang iniisip mo, ano kaya? Ikaw na lang ang maglinis na kwarto mo para umayos at mahanap mo ang mga bagay na nawawala sa sayo. Huwag yung pati daga ay pinagbibintangan mo para kang tanga. Linisin mo yung kwarto mo para malinis. Ibalik mo sa tamang lagayan sa kwarto mo. Baka sakaling mahanap mo ang mga gamit mo na nawawala. Andun lang yun. May pati daga pinagbibintangan mo. Walang kumukuha ng mga gamit mo. Sadya lang na burara ka. Yun si Cora, ano kaya ang ginagawa ng batang yan? At, teka, mukhang may mga kinakarga sa kanyang bag. Ah, ha? Mga gamit pang linis? Okay naman pala itong batang ito. Sige, maglinis ka para alam mo kung gaano kahirap maglinis at matuto kang maging masinop na bata ka kasi sobra kang burara! Hindi ka lalabas na daga ka. Mahuhuli kita. Ayan. Kunin mo lahat ng mga bagay na itatapon ko para painan kita. Ito, yung cheese. Gustong-gusto ito ng mga daga. Dito ako sa kama.
hihintayin ko na lumabas ang dagang yun. Ang babaeng to. Naku, may chispa. Wow! Ang daming basura ata. Burara talaga ang babaeng to. Naku, may chispa. Wow! Pero teka, mag-iisip ako ng paraan para makuha ko. Ayan, may pain na. Papatuhin ko para makuha ko yung keso. Kala mo, may isaan makuha. Ayan, makukuha ko na yung keso. Paano nangyari? Walang yakang daga ka. Halika dito! Eh, naku, tatakbo na ako. May dalang panghampas. Naku, buga, takbo! Ay, teka, teka. Ako'y sisilong dito. Aha! May butas dito. Teka, sisilip nga ako. Aha! Akin to mga ito ah. Akin nga to. Salbayon! Dito pala niya dinadala. Kaya pala, nawawalang lahat ng gamit ko. Dito lang pala niya dinala. Magnanakaw kang daga ka. Wala kang pakinabang sa mga gamit ko. Ito, ilalagay ko sa butas ang stick na ito. Yan! Buti nga sa'yo. Magnanakaw ka kasi. Ayan. Tingnan ko lang kung ano ang mangyayari sa'yo. Ayan, sige pa. Sisirain ko lahat dito sa bahay mo sa pamamagitan nitong steak. Ayan! Ay, anong nangyari sa bahay natin, sa gamit natin? Ay, naku, bakit nagkaganito, Lola? Mga gamit ko, ang mga pinaghirapan ko. Buga, ano bang nangyari dito? Di po, binagyo tayo dito, Lola. Ay, naku, tuyo naman at walang tubig. Kung binagyo tayo dito, di maraming tubig sana. Lindol kaya? Wala naman akong naramdaman na umuuga. Ikaw, meron kang naramdaman? Eh, wala po ngayon. Kasi ngayon lang nangyari to eh. Diba, Lola? Sino kaya ang may kagagawa dito? Aha! Baka pusa! Oo! Baka pusa! Eh, naku! May pusang nakapasok dito, buga! Ay, Lola, kahit po pusa, di po magkakasya sa butas na yan. Masyadong maliit. Kung hindi pusa, sino? Alam ko na kung sino. Lagot siya sa akin. Namin, ha? Sinira mo! Huh? Alam mo, huwag kang magsinungaling. Aminin mo na ikaw ang sumira sa bahay namin. Aminin mo na! Aminin mo! Di ako salbahe. Ikaw. At sa amin mo kinukuha ang mga gamit. Ikaw nga amin na ikaw ay magnanakaw ka. Ikaw salbahe at hindi ako magnanakaw ka ng gamit ko. Oy! Di ako magnanakaw, ha? Ganun? Hindi ka magnanakaw? Ano yung nakuha ko ng gamit ko? Aba, ang akala ko, tinapon mo ng mga yun. Excuse me, ha? Wala akong tinatapon ng mga gamit ko. Hoy,
bakit ka nagkakalat. Ibig sabihin nun, nagkakalat ka, tinatapon mo na. Kahit na, akin pa rin yun at hindi sa iyo. At di ko ibibigay kahit kanino, lalo na sa iyo. Naku, kasalanan mo pala eh. Burara ka. Kasi naman, kayong mga mayayaman, di marunong mag-ingat ng mga gamit. Paano kasi? Madaling mapapalitan ng pera. Sang sabi mo lang sa kanila, sa mga magulang mo, binibili na nila. Eh, ikaw, di ba madali kang magpapabili sa dabi mo? Ay, naku. Pati ba naman ikaw magsesermon? Ang liit-liit mo, ang galing mo magsermon sa akin. Ang liit-liit mo! Oo, maliit nga ako. Pero mas matanda ako sa'yo. Tsaka, huwag ka nang pumasok sa lungga namin, ha? Hindi ka kakasya doon. Hindi ka welcome. At ikaw rin, huwag kang papasok dito sa kwarto ko, ha? Dahil di ka rin welcome. At wala kang pakialam kahit may kalat dahil sa akin ito. Di sige. Papangit naman ang gamit mo, ha? Di ko matake. He! Bastos! Huwag na huwag kang magpapakita sa akin, ha? O hindi, gigirahin kita ulit. Umalis ka na! Umalis ka nga dyan! Aray ko! Masakit yun, ha? Maldita ka! Salba! Akala mo ba natatakot ako sa'yo? No way! Alis! Dali at baka kung ano pang gagawin ko sa'yo, visit! Napakasalbahay mo. Ngayon, may gagawin ako sa'yo. Ayun, siya kumakain. Lalagay ko itong bato na maliliit. Ah, makikita mo mangyari sa'yo. Ayun, di niya ako napansin. Ito, ayan na. Ayan na. Tingnan ko lang kung hindi ka magsisisi. Sarap ng grapes. Ay, ang sarap. Ay, ito, may isa pa. Kakainin ko na. Ano to? Bakit ganito? Parang iba ang pakiramdam ko. At bakit? Ay, bakit ako lumiit? Bakit ganito? Lumiit ako, ay! Mami, Daddy! Yaya, tulungan niyo ako! Yaya, lumiit ako! Nandito ako, Mami, Daddy! Ay! Yaya! Eh, buti nga sa'yo. Ngayon, di ka na makita sa liit mo. Bye-bye! Sakin. Bakit ako lumiit ng ganito? Mami, Daddy, Yaya, nandito ako. Yaya, yuhu! Di niya ako nakita. Yaya! Di niya ako narinig at nakita. Anong gagawin ko? At dito ako kina Daddy, Mami, Mami, Daddy! Mami,
May narinig ka ba na nagsasalita? Anong nagsasalita? Natutulog tayo eh. Antok ako. Eh, may narinig kasi ako eh. Mami! Daddy! Gising kayo bilis! Mami! Ay! May daga! May daga! Ay! Ay! Nahulog ako! Aray! Mami, Daddy! Ako ito si Cora! Aray ko! Paano ba yan? Ano ba yan? Anong gagawin ko? Ano? Tiyak na matutuwa ang anak natin. Dadilil dito sa regalo natin sa kanya. Oo, at siguro magbabago na siya pag naibigay natin sa kanya to. Sana, magustuhan niya yan. Alam ko na gusto niya yan. Oo, kasi ikot naman itong pusa. Ito na yung perfect na regalo natin sa kanya. At para alam niya ang mag-alaga ng mga bagay na kanya. Sana nga, Daddy. Baka ito na yung solusyon. Ay, ano kaya yung sinasabi ni Mami at Daddy? Dali, halika. I-surprise natin siya. Cora! Cora, anak! Andito na kami ng Daddy mo. May surprise kami sa'yo. Cora! Andito na kami, anak. Cora! Akala ko ba natutulog ka na? Daddy! Nandito ako! Daddy! Naku! Di ako nakita. Daddy! Sandali lang po at itatabi ko itong pusa. Ha? Yaya, wag dito. Wag mo itabi sa akin yung pusa. Ah, teka. Sasamahan ko si Yaya na hanapin si Cora. Ning, pag may nakita kang daga, hulihin mo ha. Eh, sandali lang at hahanapin ko yung amo mo. Cora! Cora! Yung pusa! Tinititigan ako. Anong gagawin ko? Huwag kang lalapit! Wow! Pumasok dito, ha? Alis, lumayas ka. Hindi ka welcome dito. Ha? Di ka? Di ba? Pumasok ka din sa room ko? Sandali lang, ha? Di ko kasi matandaan yun, eh. Kaya layas, lumayas ka dito. Sandali. Paano ako lalabas? May kalaban nga ako dun na pusa. Paano? Kung sakmalin ako nun. Ang laki naman. Nakakatakot eh. Pansamantala naman akong tutuloy dito. Ang sungit-sungit mo naman. Aba, ako pa ngayon ang masungit. Tanda mo na nagsungit ka rin sa akin noon sa labas. Saka, ikaw nga itong nanggugulo eh. O, diba? Ngayon, tatakbo-takbo ka dito. O, dito ka rin makikitago sa amin. Kapal ng mukha mo. Ay,
Sorry na, please. Friends na tayo. Sorry. Di na ako ulit. Swear. Promise. Ay, naku. Sorry, sorry. Ngayon pa. Ay, nagsosorry na nga ang tao. Di mo pa tanggapin. Ayaw mo pa? Sino ngayon ang salbahi? Ulit. Ito, oh. Itong nasa halaman na ito. Sige, kainin mo. Baka sakaling lumaki ka. Salamat po, Lola. Boga, sige. Kakain ako. Baka mawala rin itong pagkaliit ko. Labas na tayo dito. At kakainin mo yan, ha? Habang may bisa pa. Ayan po. Kakainin po na po yung dahon niya. Lola, Buga, lumaki na ako. Ayan, lumaki na ako ulit. Salamat po. Salamat. Sa paglaki mong yan, sana matuto ka na, ha? Opo, Lola. Salamat po. Diyan na nagtatapos ang ating kwento. Naging masinop na si Cora at lagi din niyang nakakasama si Buga. Mag-aang po, diyan na po nagtatapos ang ating kwento. At sa susunod uli na pagbabahagi ko sa inyo ng mga kwento ng inyong Lola Sela. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Cora Burara dito sa ating dulang Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.